Benta mo natin mamaya, ha? Ay, masak na muli. Ubus yan, ha? Ubus! Nay, bakit yung inaya? Asak pa kayo ng Duarte ngayon. Inay, ni minsan hindi kayo sinaktan ng itay. Esperanza, huwag na huwag mong babanggitin dito ang pangalan ng itay mo sa bahay na to. Sige na, pumasok ka na sa loob ng bahay. Iwanan mo na ako mag-isa. Hindi mo dahil alam ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito, Esperanza. Pumasok ka na sa loob. Marami pa akong gagawin sa loob ng bahay, eh. Tso Duarte. Hoy! Plada ng anak mo, ha? Ha? Pagsabihan mo yan, ha? Ha? Mo, ha? Ako ba? Hindi mo ako pwedeng paalisin dito. At bakit hindi, ha? Lalayas ka! Ayoko na makikita ang pagmumukha mo dito! Simula nang dumating ka sa buhay ko, nabwisit na lahat ikang beses sa buhay ko! Hindi ako aalis! Aalis ka sa ayaw mo at sa gusto mo! Guard! Guard! Guard, pipindi na ito malabas! Cecil, kaya wala siya dito. Baliwala ba? Maliwala ba? Opo, ma'am. Ayan. Ayan. Matuto kayong sumagot. Dahil pag nagkamali kayo sa sagot ninyo pagdating ni Mayor, malilintikan kayo sa akin. Ha? Sige. Balik sa trabaho. Lalo ka lang mapapahama kapag umalis ka. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kapag umalis ka, palalabasin ni Ma'am Vanessa na lumayas ka. Mapapahama ka lang lalo kay Mayor. Ah, ganun. Pwes, hindi siya magtatagumpay. Thank you.
nandito ka pa? Ha? Ba't hindi ka pa umalis? Pagkakataon mo na to para tumakas. Ba't hindi mo pa samantalahin? Hindi ako aalis at lalong hindi ako tatakas. Hihintayin kong dumating dito si Mayor. Kawawa ka naman. Sige. Papapasukin kita. Pero sa isang kondisyon. Gagawin mo ang lahat ng gusto ko. Ayaw mo? Bahala ka. Pagpipiestahan ka lang naman ng mga lamok dyan eh. Sandali. Ikaw nang bahala dito sa bahay. Anak, alam mo na yung lulutuin mo, ha? Opo, Inay. Nay, sasamahan ko na ho kayo sa pagtitinda niyo para mapabilis maubos yung mga paninda. Duarte, sasamahan na raw ako ni Esperanza sa palengke. Aalis na kami. Sige, para namang malibang si Esperanza. Sige. Junjun, Andrea, mag-iingat kayo, ha? Esperanza, kahit baka... Kapag malagong-malago na talagang negosyo nating babuyan, eh, siyempre, dapat maglagay tayo ng karatadal sa labas. Miguel's Piggery. Okay yun, ha? Okay. Anak, Piggery. Eh, pag nagkataon ni mag-aamoy tayong baboy tayo niyan. Inay, huwag ko kayo mag-alala. Mag-aamoy pera din naman tayo, di ba? Uy, masama daw magbilang ng sisew bago mabiyahang itlog. Mauusog yung plano, hindi mag-ituloy. Eh, Inay, hindi yung sisew ang binibilang natin. Baboy ho. Ikaw talaga, Noel. Alam mo, Tol, para palang alkansin yung aalagaan natin baboy, no? Kayong dalawa, ha? Pag nakaipon kayo ng pera, ang gusto ko, planuhin ninyo yung pag-aaral ninyo. Oo, Tol. Tama ang Inay. Dapat isa man lang sa atin ay makatapos ng pag-aaral. Ang gusto ko, pareho kayo maging titulado. Dahil mahirap ang walang pinag-aralan. Walang asenso at laging nasa ibaba. Hayaan niyo, Inay. Darating din ang araw, eh, tayo naman ho ang nasa itas. Di ba, Tol? Yan ang utol ko, Nay. Malakas ang loob. Ay, no. Lakas ng loob. Yun ang nawala sa itay ninyo. Inay, si itay mo wala ng lakas ng loob? Imposible ho yun. Eh, palaban si itay. Huwag kayong mag-alala. Bubelo lang si itay. Sana nga, anak. Sana nga. Alam mo, Anton,
Hindi magtatagal pag ganito ng ganito lagi na napapakaintindan natin sa bayan. Lalaki tong ulingan natin. Siyam, pare. Isa na lang ang kulang natin para makumpletong sampo. Isa na lang pala eh. Kumpleto na. Darating na yung suki natin. Uboy! Anton! Si Emil. Ano, pare? Emil? Balita ko kay Aling Elena, malakas din yung pag-uuling nyo. Medyo. Diba, hindi magtatagal eh. Lalaki na yan. Baka kailanganin nyo ng tunay na bodega. Hindi naman samang negosyo yan, tol. Sana magdilang inhil ka. May problema ba kayo na, tol? Sa akin, pare, wala. Ewan ko lang sa kanya. Talagang may utang na loob. Kahit na may gusto kang sabihin, tatago mo na lang. Mahirap na. Lalabas ka pa kasing walang utang na loob pag sinabi mo eh. Alam mo, Anton, ibang pabor naman sa atin ni Emil, pwede nating bayaran eh. Tulad halimbawa niyang bahay, bigay tayo ng upa sa kanya. Kahit papano, bawas utang na loob din yun. Malaki kasi yan sa akin, pare. Nanggaling sa kanya yung ginastos ng inay ko sa ospital. Eh, didoble natin trabaho natin para kikita tayo. Tapos bayaran mo na si Emil para matigil na yung gumugol dyan sa isip mo. Sana madali lang yung sinasabi mo, boy. Alam mo, Anton, di kita maintindihan eh. Ano ba talagang problema mo kay Emil? Alam mo, boy, kasi hindi ako makapapayag na mawala ang pinakamamahal ko nang dahil lang sa kailangan kong tumanaw ng utang na loob. Sana may dalang candy si Ate Esperanza pagdating niya. Ikaw talaga, puro candy ang iniisip mo. Alam mo, dapat magtipid tayo para magkaroon tayo ng pera. Oo nga. Para aalis tayo dito, ayoko na dito. At Andrea. Huwag ka maingay. Baka marinig tayo ni Tio Duarte. Papagalitan tayo nun. Jinjan! Jinjan! Po? Pagtawag ko, sagot ka agad! Opo. Psst! Dalaga ka na, burara ka pa! Halika rito. Bumili ka ng patoka sa manok. Opo. Sabihin mo yung primera... Sabihin mo yung primera klase. Ano? Opo. Opo! Bilis. Sabihin mo para sa pangsabong ko, ha? Opo. Bandang kanan, tingnan mo, malakas. Sige. Yan. Tingnan mo. Sige pa. Inalakasan pa. Andrea? Esperanza! Andiyan ka na pala. Andrea, ako nang umamasahe kay Chong. Lumabas ka na. Magluto ka na. Andali, sandali! Andiyan. Esperanza nang palutuin mo. Gusto ko namang matikman ang luto ni Esperanza. Sarapan mo, ha! Gutom na ako eh. Ayos na ako dito. Paano naman?
Sarapan mo, Esperanza. Andrea, ina! Sayin mo na ako dyan. Hindi na mo maigi, ha? Thank you.